Kamusta sa inyo, B-Fam? Allow us to bring happiness to your day in another episode filled with inspiration and laughter. I'm Bianca Gonzalez giving you a home away from home here on BRGY. Napaka-importante talaga ng humor in life, di ba? To find the lighter side of challenges. Yung kapag napakahirap na ng life, di ba? Malaking tulong kung patuloy tayong hahanap ng iba't ibang rason para tumawa or even mag-smile. Kaya naman, I am so excited to finally get to sit down with our guest for today who proves how humor is really your power. Being a comedian, host, and actress, she never runs out of creative ways to lighten life's toughest moments. Let's all welcome to the show, the one and only Tuesday Vargas. Yes. Yay! How pretty! Welcome! Hello, thank you for having me. Sakto pala your jacket, B for BRGY. Yes, or Bianca. That's actually my real name. Or Bogart sometimes. Yeah. Sometimes. Bianca talaga? Hindi. Maricel. Ang 80s ng name ko, sorry. Oh, Maricel. Maricel. Parang wait, for some Mari reason. Zell? Mari Z, Z. Z, ah, yes. Pinagsama ba yung names? Hindi eh. Parang, ewan ko, in the attempt ng dad ko na maging unique. Oh. Parang instead na mag-iba C, tayo ng isang letter. Yeah. Same manner na nag-X ngayon yung mga bata. X, mga J, mm-hmm. JGH, gano'ng mga names. Yeah. Ganun nung 80s. Oo. Well, dito nga, on BRGY, we are seen all around the world via TFC. Hello sa ating mga kababayan abroad. And si Tuesday pala, ang original OG Global Pinoy family. Yes, of course. Because you grew up in Sampaloc with your dad, mm-hmm. and then your mom, siya yung nag-work abroad. Where did she work? Ano yan? Back in the 80s, there was a boom na parang Saudi, right? Diba? All yes, the guys, all your titos, mm-hmm. for some reason, parang nagkaroon ng opportunity. And then afterwards, yung second wave ng biyahero natin is Japan. Right. So, ito naman yung track ng career is on the entertainment side. So, my family kasi very musically inclined. So, mm-hmm. I grew up in a house na lahat marunong mag-instrument kahit paano. Mm-hmm. Lahat kumakanta, life of the party, halos lahat maingay. Yes. Yung buong family. So, sabi ng lola namin, pagkakitaan na to, wag na tayong gawin na yung kabuhayan. Mm-hmm. So, dinevelop lahat, mga siblings, ganyan. And my mom was against it in the beginning. Parang, hindi, gusto ko mag-aral ulit. Kasi she already had me. Di pa siya tapos ng college. Mm-hmm. Tapos sabi ng lola ko, sige, try mo muna. Tapos if it's not for you, balik ka ulit. Tapos Pero my mom insisted, tapusin ko muna. Para lang, di ba? Ayaw ni mama ng ganun. Eh. May sinisimulan, tapos hindi tinatapos. Mm-hmm. So right after school, sabi niya, I'll continue my studies in Japan while working. So she studied Nihongo and some other things. Marketing major siya, tsaka BA. Tapos na, in love na siya doon. And I wouldn't be surprised. Di ba ikaw, when you go to Japan, parang ayoko nga nang umuwi. May ganun siyang feeling. Yeah. So kahit sad na naiwan kami dito, parang she was thinking na sige, gagawin ko tong entertainment career path, pero I'm opening an opportunity for my daughter in case in the future na gusto kong sumunod. Ganun. In fairness, a lot of parents naman make that decision abroad. Mm-hmm. Usually, para sa anak, or like, para may something for the child in the future. I actually saw you posted a throwback picture of your mom. She's super cool. Like, she had this haircut na parang, ano tawag doon? Wolf cut. So you got your effortless cool from your mom, for diba, sure. Ang hiling niya sa clothes, sobra. Tsaka she never allows me to go out of the house nang hindi ako nakaayos. Kahit paano. So, laking tatay ako, and then when she comes here, sobrang naiiba yung buhay ko kasi, oh my God, kailangan ko mag-uish ako doon, nandito si mama. Kailangan ko magsukulay, nandito si mama. Uh-uh. Pag si papa kasi parang, okay na yan. Dapat nga nagpa-pants yung mga girls para kagalang-galang. May ganun si papa. You are very close to your mom despite your younger years, nasa abroad siya. Paano nangyari yun? Paano niyo ginawa yun? Si mama, So, dahil yung family namin, medyo aligaga yung demeanor namin, laging may ginagawa. So, after work, what she does, ang voice tape. Yun ang hobby niya. So, she makes kwento the whole day, what she did, wait, this is cassette tape era pa? Yes. Tapos yung dalawang buttons na ipapress para mag-record. Yes. And then you lock it pag natapos mo na para hindi ma-over them. Yes. So, dalawang gilid, babasagin, yes, may plastic. Oh my gosh, sino nakakaalala nun, nakakasensi. Yes. So, ganyan ang mga OFW dati, to reach out to their families here in the Philippines.
voice tape sila. Yeah. So ako, super daldal kong bata. Siyempre, pag receive ko yung voice tape, may sagot ako. Nag-record ka din sa voice? Nag-record din ako, kumakanta ako, oh, chine-chika ko si mama. So, hindi ko alam na sa Japan pala, she plays it for people in Japan. Oh, nababroadcast pala yung ano mo, kwento mo. Super tawa, mga tita ko, mga kapitbahay nila, ganyan. So, parang it became like a thing for us na yun yung connection namin. Yung ine-entertain ko yung mama ko para iwas lungkot, pinapatawa ko siya. So, parang naging training ko yung pasahan namin ng voice tape ni mama. That's true. Do you still have those tapes? No, wala na. Pero she kept some, pero hindi ko pa naririnig. Wala akong player eh. Yes. Yung mga kinoconvert to digital na dapat. Yes. That's so beautiful na merong kayong ganun. And you're right na that was training ground. Mm-hmm. So bata ka pa lang, you knew you were funny? No. Parang you didn't, ano eh, parang pay attention to those things growing up. Parang you just are. Mm-hmm. Especially in the 80s, wala kaming sock med, so walang resibo, lahat ng ginawa namin. So lahat ng kakulitan ginawa ko. Nang lagi ko lang naaalala, parang lagi akong napipingot, tapos napagsasabihan, kasi nga mahilig akong gumitna-gitna, yung batang makulit, yung pabida, hawak ng my chika, ganyan. I didn't know na that thing is parang the start of everything, na yun na yung catalyst ng pagiging jester or clown ko. So parang natural lang siya na nangyayari sa akin. Gusto ko nagpapasaya ng tao. Mm-hmm. Gusto ko parang welcome yung lahat. Pag may gathering, ako yung nagsisimula ng activity. Right. Tapos yung teacher ko, there was this one teacher nung grade school na sinabi sa akin, Maricel, ang kulit. Ang talkative mo. Hindi ako magugulat. Balang araw maging announcer ka. Announcer pa yung tawag. Okay. Announcer. Mm-hmm. Radio announcer. Sabi ko, ano kaya yun? Eh, gusto ko, doktor, di ba ganun tayo? Mm-hmm. Career track, doktor, engineer, ganyan. Yes. Hindi natin kinoconsider yan. But later on, growing up, parang, ay, ang galing ng teacher na yun. She was the one who saw that in me. Okay. Na hindi ko alam na may ganun pala ako. Basta lang, sala akong makulit na bata. Ganun. Yes, for you, it was so natural. Mm-hmm. Pero yung pala, yun na yung superpower mo, kumbaga. And syempre, na-hone yung superpower na yan, specifically in college. Yes. So you're broadcast com, tama ba? No, is that film. Film major ako. Weird, film. Diba? Film! Okay. So film is like, para kaming yung FA ng mass com. Which means? So kami yung fine arts ng mass com. Meaning, pag pumunta ka sa College of Fine Arts, sila yung mga edgy, pumorma, I don't care. May mga banda sila, may mga tato. Mga cool na mga bata. Mm-mm. Sa mass com, you have to be presentable kasi broadcaster ka. So sometimes we wear formal outfits to classes kasi ganito yung mga setup namin. Pero pag pumunta ka sa baba, sa lab, kung saan nagde-develop ng mga role yun ng film or nag-edit, parang mga fine arts, mga estudyante, mukhang mga pintor, ganun, parang hindi nagsusuklay, kukuli, sanay sa madilim, malamig, nag-edit. So parang I was attracted to parang the band of misfits that the film major crew is. Nung when I decided for my major, sabi ko, parang mas nagva-vibe ako with them. Mas artsy, mas out of the box mag-isip, ganun, mas creative yung pursuits. Rather than just being in front of the camera, mas may charm sa akin yung behind the camera. Imbis na announcer. Announcer. But eventually, UP sa mass com happened because paano ka nasama sa org? Ayun, para ayan na naman, may maingay na namang bata. Bagong aplikante kasi ako. Tapos hindi ako talaga mahihayin. Alam mo yung pag tinawag ng director, pakibasa nga to, pakiread yung line. Yung intended na artista, hindi niya magawa. Eh, mayroong humahagik-gik ng mga estudyante sa isang sulok. Mm-hmm. Pinapatawa ko yung mga batchmate ko. Halika nga dito, maingay, halika nga dito. Pinabasa sa akin. So, ang ending, after ng lahat ng mga audition na mga binasa ko, wala akong role, writer-writer lang ako, saling cat pa lang. Naging first live aids ko yun, but I was the host. I did 2 sketches, I did a monologue, and then I did a bucon. So, parang 6 yung ginawa ko that year. What? When I was a freshman, a fresh member, and a first time live hits performer. Wow! Grabe yun. Kasi usually, pag college freshman, hinahanap mo pa kung saan ka, wallflower ka pa, observer. Pero ikaw, bida. Oh, hindi ko din in-expect, Bianca. To be honest, parang nakakahiya kasi a lot of them have been waiting for their chance on stage. And sometimes, hindi nabibigay. Pero ako kasi yung tipo ng tao na
eto na eh, nararamdaman ko siya. And I think yung role na yun parang mabibigyan ko siya ng, ma-flesh out ko siya, mabibigyan ko siya ng justice. So, direct ako lang yan. Charas! Ganun. Ako yan direct, parang ako yan. Ganun. Tapos yung direct naman parang, oh, sige nga, try mo. Tapos nung tinry ko na, pwede. Sige, gawin mo na. Pero iba, God. The first night, yung unang bumukas yung kurtina, yung yabang ko lahat, nawala lahat yan. Stage fright? Oh, sobra. But like a good 3-4 seconds, hindi ako makasalita mo. Which feels like 10 minutes on stage, yes. For sure. And everybody was already laughing kasi nakikita nila talaga sa bra akong kinakabahan. Mm-hmm. Tapos ginamit ko na lang yung kabahan. Wait lang, wait. Gumaganan ako. Mm-hmm. Quiet, you paid for this. Charas, ang galing. Ginamit ko na lang siya, imbis na magpatalo ako sa kanya. Grabe. So to those who might not know, ang Live Aids is like the annual musical comedy performance of UP sa MASCOM, the org ng mga comm students. Mm-hmm. And hanggang ngayon, still going strong. The longest running comedy variety show in Philippine entertainment, actually. The longest variety. Longest running. Totoo naman, which it's is how true. Many years? 35 years, yes. Grabe. Tapos may stops pa yun. Yes. So, Who was this director who gave you your big break? Yes. So his name is Ador Kuntapay, but we also know him in the industry as Michelle Obamshell. She's the impersonator. Yes, I Miss Gay Millennium. Yeah, very smart, you know, friend of mine. Siya. So ano sila, tandem sila with Jeffrey Salonga, who's the brother of Leia, na nag-orgmate din namin, na sobrang musically gifted, sobrang artistic. Ano yan, para silang Gemini sa pagsusulat. Mm. One cannot function without the other. So pareha sila ng humor. Sila yung mga nag-handpick ng mga performers. Mm-mm. And parehas kami ng mga bagay na pinagtatawanan. Yung humor namin, yeah. It's the same. Yeah. Yung bakya at the same time, na lahat nakaka-relate. Pero merong kurot sa isip. May ganun. May, kasi ganun ang Live Aids. So guys, for those of you who don't know, it's not just a comedy show. We always make it a point that it has a voice since we're also UP students. So we make it socially relevant as much as we can, yeah. And we're not afraid to step on toes. So may pagkaganon siya, medyo maangas siya. Yes. And yung flavor ni Ador, when he found me, sabi niya, kailangan natin ng ganitong girl, yung wala siyang pake, gagawin niya lahat. Kasi si direct pag sinabi, Izel, gawin mo to. Gawin mo yan, okay, direct. Ganun, yeah. Gagawin ko agad. Nakakatuwa kasi syempre when you were given that big break, now many years down the road, ikaw naman hanggang ngayon, you write for the show, you've directed shows, and you've mentored, kumbaga, younger artists, younger comedians within the org. It's nice, alam mo, and that the tradition is still going, ayan pa rin sila. And I'm so surprised sa ang daming young talents na ang kukulit, yung parang nakita ko yung sarili ko sa kanila. And siguro pag nag-gatekeep ka, kunyari, akin lang to, joke ko lang to, hindi magiging masaya ang mundo, yeah. Pag ganun eh. Ang daming humor na nabago, lalo na I enjoy shows made by kids, Gen Z kids, panalo yung mga concept. Siguro kailangan lang yung technique, i-pass on, yung how to write effectively para magamit mo rin yung oras. Pero kasi kami puro inuman lang ata. Tapos sa inuman na nabuo na lahat. Oo, doon din naman lumalabas yung mga punchline at mga joke for sure. Great. Is that where Tuesday Vargas was born? Ang dami ng ano niya na myth, ang dami ng kwento. Pero Vargas Museum is where the Vargas came from. Ano yan, parang tambayan yan before. Kasi right in front of the Vargas Museum, relatively new pa yan eh, nung late 90s. Yung parking kung saan nandun nakatambay lahat ng frat, upsilon, whatever. So yung mga, ang tawag namin sa mga car na yun, patok dati. Yung meron siyang LED lights, tapos yes, yung mga lowered. Yung bass. Yes! So we may ano ba tawag mo yung pang aerodynamic pero di mo naman alam nakakatulong ba yun. Oo, may mga parang add-ons. Patok. So super tambay ganyan, tapos sabi ko parang, it's nice no na mayroon kang ganong last name but everybody recognizes na sobrang daling matandaan ganyan V Vargas so ano ba how to complete that so my manager then si Miss O she wanted something androgynous kasi nga I am not the girly girl no I like looking pretty pero I want to be comfortable at the same time yan tsaka ayoko din yung masyadong
masyadong sweet. Natamisan ako. So sabi niya, sige, something androgynous, yung parang hindi nila alam kung girl o boy. Mm-mm. So they opted for the name na may T para TV, parang made for TV. Mm. So that's where Tuesday Vargas came from. So it's a mix of everything na kung ano ako, ano yung mga favorite kong gawin dati. Mm-hmm. May special significance ba ang Tuesday in your life at all? Hindi, Sunday ako pinanganak. Siguro, ewan ko ba, baka Tuesday. Parang siguro parang laking aircon, gano'n. Charest! Kanyari mga private school kids, guys, may Tuesday. Uh-huh. Yeah, in France, I'm Mardi. Yeah, and whoa. Tuesday came before Wednesday. Yeah, that's right. That's a fact. Okay, English. Okay, mag-short break muna tayo mula sa tanungan with Tuesday at binigyan kami ng activity dito ng BRGY staff na tatawagin nating The Last Laugh, Pinoy Dad Jokes. Mahilig ka ba sa dad jokes? Marami akong baon na ganyan kasi I'm also like a nanay na rin, na matanda na rin. Ako na-appreciate ko na lang ngayon ang dad jokes kasi yung asawa ko, parang for some reason pag kumros ka nung life stage na yon, nagiging dad joke naturally, dad joker. Si last Tuesday kasi baka from the heart yung mga dad jokes niya. Ako, wow. Kailangan ko ng kodigo. Kaya pipili kami siguro 3 each na pwedeng i-share. Feeling ko mahulaan din ni Tuesday yung dito. Una na ako ha, kasi sino ako yung mas bano. Sino gumawa nito, nakakainis? Sinang gumawa? Itaas ang kamay. Sino? Ay, wala. Si Ralph. Ang pangalan niya ay Ralph. Si Ralph. Oo. Very good ka dyan. Ako na mauna ha, Tuesday, kasi bilang ako yung hindi komedyante at all. Tuesday, anong fish ang di makapal? Ano? Di, money fish. First name money, last name fish. Emmanuel talaga siya eh. Ooh! Iba din. Nakakainis. Okay. Ito, madali lang. Mm. Anong tawag sa grupo ng mga aso? Ano? Association. Ang saya. Nasa delivery mo kasi. Association. Ganun ang pagkakasal. I like that. May pagka... Yeah, Spanish. Association. Yan, T-H. T-H-O-S. Okay, eto. Anong katabi ng USA? Sasagutin ko. Nagseryoso. Yes. USB. Tama! Ang galing niya! Fairness, Ralph, ha? Aligned ka sa tunay na komedyante. Bakit ha? Alam natin yung mga bagay na yan. Mm. Okay. Bakit bawal umutot sa Apple Store? Ang lala. Bakit? Kasi walang Windows. Wow! Kakainis! Hey! Ano ka ba? Alam mo, napakaswerte talaga ng writer natin na si Tuesday ang nagbabato ng mga joke. Kasi nagiging have. Ito last. Bakit maswerte ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang date. Ay! Sipag ako parang, kwek-kwek. Okay, last na si Tuesday. Oh, last. Ooh! Na. Okay. Sige. Nakakainis yung... Kasi may paliwanag pa yung isang joke eh. Parang hindi niya... Dapat yung ano niya agad. Hmm. Oh, see, as a writer. Ako na lang... La-live edit na si... Mag-invento na lang ako. Oh, okay. Knock-knock. Who's there? The interrupting cow. The interrupting... Moo! Ay, nagigit! The impatient cow din. Yeah. Oo, in fairness. I love it. Thank you. Thank you for... Po ang... Ako tayo nag-hostress. Thank you for being game sa ating Dad Jokes Challenge. Pero syempre, hindi lang funny woman si Tuesday. There is so much more to her. Pag-uusapan natin Tuesday as a mom and Tuesday as an entrepreneur. All that and more when BRGY returns.